sini sigau. Anak sini sigau. Their voices rang out. Kailangan may marinig sila. Amen? Glory to God. Praise the Lord. The smoke from that city ascends forever and ever. Sayang, wala tayong smoke ngayon, ano? Wala tayong smoke. Anyway, sa ating anniversary, we're having a smoke here. Tawag doon ay dipagir. No, ha? Kaya yung smoke po dito, sino pong nakakaalala pagka tayo may mga celebration, mayroong smoke dito? Ha? Amen? Ang smoke, biblical eh. No? Yung ginagawa natin yun, prophetic po yun, meron talaga smoke, speaks of God's presence, God's glory. Amen mo kayo? Kaya po susunod, mag-prepare tayo. The smoke from the city ascends forever. Glory to God. And then the 24 elders and the four living beings kneel down and worship God. Sabi nga natin, worship God. Worship God. Isa pang mas malakas, worship God. Hallelujah. Who was sitting on the throne? They cried out, Amen. Ano ang sinisigaw nila? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya kapatid, sa kinaubuhan mo, Amen ka lang ng Amen. Nag-worship ka na niya. Amen? Amen? Which means you agree. You agree. So be it. You know ibig sabihin ng amen? Mangyari nawa, siya nawa. Ayaw yung akin yun. Amen yun? Tinagalog lang natin. Alright? Amen! Praise the Lord! And from the throne came a voice that said, alam niyo bakit napaka-importante sa Panginoon yung voice? Yung boses. Anak, paki-prepare mo nga yung Songs of Solomon, chapter 4, please na. Bakit importante kay Lord yung voice? Kasi nagsasalita ko tayo, lumalabas sa ating bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Nandun po yung power doon sa voice. Doon sa word na lumalabas sa ating bibig, nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ba, hindi nyo ba napapansin? Maraming pinatatahimik ng demonyo. Oh, eh kung kayo'y mahiyain, kaya yung mahiyain, yung hindi marunong magsalita, ay hindi mo yan sa Diyos. Ha? Makinig po kayo. Yung hindi marunong magsalita, yung mahiyain, ano pangalan mo? Hindi yan sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan sa Diyos. Kaya nasabi mo ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkamahiyain, nakatakutin, ha? Kundi espiritu ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos marinig ang boses mo. Hallelujah. A voice that said, Praise our God, all His servants, all who fear Him, from the least to the greatest. Hallelujah. Next, please. Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd, or the roar of mighty ocean waves, or the crash of loud thunder. Alam niyo? Talagang gusto ng Lord, hindi lang sigaw, yung pang dumadagundong na sigaw. Hallelujah! Praise the Lord! For the Lord our God, the Almighty reigns. Praise God! And let us be glad and, ano daw? And what? Pindihan mo nga yung tatabi mo. Sabi mo, rejoice. Isa pa? Siguhin mo, kalabitin mo, ha? Sabihin mo, rejoice. Yung problema natin sa bahay ay nandun lang yun. Ha? Pagbalik natin, tapos na yun. Basta nandito tayo ngayon, mag-rejoice tayo. Palakpakan natin si Lord. Amen? Yung problema mo bukas, kapatid, kung ano yung iniisip po, ano yung iniisipin nyo, hayaan mo yung bukas dumating at siya pa problema sa'yo.
Basta ang alam mo, nandito ka sa presensya ng Panginoon, inuna mo ang karian niya, at pwede, sabi ng Biblia, may gagawin niya sa buhay mo. Kaninong buhay kaya yun, ha? Kaninong buhay yun? Basta pagka-inuna mo sa Lord, guaranteed yan. Guaranteed tayo. Amen? Be glad and rejoice. Alam mo, yan talagang ninanakaw sa maraming mga Kristiyano ngayon, yung say to be glad, sumaya. And let us give honor to Him, for the time has come, for the winning feast of the Lamb. Alam nyo, the way you honor God, yung nakaupo ka lang dyan at nagre-response ka. Amen? You honor God. Pero habang nakaupo ka dyan at ano-ano na pinagdagawa mo, instead na magbuklat ka ng Biblia, text pa rin ang inaasikraso mo, you are not honoring God. Amen? Text pa rin ang iniisip mo, nandito ka na nga lang sa presensya, sa gawain ng Panginoon, cellphone pa rin ang iniisip mo, Bible naman! Amen? Bible naman! Isipin mo naman yung pagsamba mo sa Panginoon. Amen? Isipin mo yung malugod mo ang Diyos ngayong araw, Lord, I want to honor you today. Amen? I want to honor you in my lips, I want to honor you in my eyes, I want to honor you in my hands, I want to honor you in my body. I want to honor you in my feet, everything, Lord. So, kita mo honor.